which business we very quick presentation or marriage. We talk about priority. Because ito yung nakalimutan ng maraming napapasa. Priority. I've been studying marriage and relationship since 1990. And I had the chance, because I'm in the legal industry, I had the chance to read broken marriages. And I had the chance to look for solutions also. Because hindi ako bumayag. Is this normal? So this message will not just be for the couple, but also for all of you, for married, even yung mga dalagang pinata na nandito pa. Because all we know, walang design yung life. There is a design in every product. And to prove that we are just a product, we were born naked. We hold nothing in our hands. And to prove that you will not bring anything with you upon your expiry, wala ka rin maaarawakan sa kamay mo. We are just product. So if we are a product, there must be a design for every human being. And the mistakes every couple makes is to enter into marriage with the wrong mentality. Alam mo yung wrong mentality na yan? It's the one that destroys the marriage relationship. Almost all of them was destroyed because of the wrong mentality. For example, when you enter marriage, thinking about you have the right to be happy, that's already dangerous to the marriage. Pag sinabi mo, karapatan ko maging masaya, that's why magkakasawa ako. Ano sa way mo? Bakit? You must have done that during your single days. Pinasasaya mo ang sarili mo habang ikaw ay single. Now, if you bring that to marriage, you are always expecting your spouse to make you happy. Kaya siya. Wala ba siyang right to be happy? Kaya pag nasisira ang marriage, iniisip natin yung sarili natin. Bakit? Pumayag tayo sa situation. Nag-aaway kayo, hindi kayo nagkakaintindihan. And of course, that's normal because you are opposite human beings. Sabi ng scientists, pag dalawang females nagsama, they can get along together. Pag dalawang male nagsama, they can also get along together. Doon siguro galing yung birds of the same feathers. Pero kung isama ang male at female, the conflict is 99% according to the scientists. So, paano mo ibibigay yung kailangan ng asawa mo kung hindi mo siya gano'ng kakilala? Because hindi sapat na kilala mo lang siya since childhood. Hindi sapat na kilala mo lang yung asawa mo kung sino nagparangin sa kanya. Akala problema yan kapag walang maayos na magulang na nagparangin sa kanya. Wala siyang model. How to be a good husband. How to be a good wife. Kaya problema sa marriage, bukod sa wrong mentality, papasok ka with the wrong situation or status in life. Because marriage is bigger than us. Hindi na ito tungkol sa atin. Or how you feel. Tapos ka na yung ating single days. May nag-force ko sa'yo yung mag-asawa. Wala na, di ba? Nobody force you, Sarah. Wala, di ba? Robin? Wala ang pwersa. Hindi ka rin tumutuhan. So, kung wala ganun, yun yung parang na hindi rin kaya kontrolin ang ating kreator. To decide, mga kapalo. Pwede rin natin siya pwede sisihin dito, oh Lord, what's happening to my life? Who put you in that situation? Nagiging problematic ang pagsasama kapag pumayag tayo. Tayo nag-create ng ating environment.
Ini yang kami bahaya natin. Ini yung barangay. Is it us? Yes. Tayo po. Hindi ko naman mentality na sinasabi ko. Alam niyo ba kayo? Hindi nang hinahanap sa korte. Kapag hindi nyo na-resolve at pupunta kayo sa korte to ask the court to nullify your marriage. Alam niyo ba kayo yun? Psychological incapacity. From the word incapable. And we think it's necessary to tell every married couple. Dahil ang taas-taas na ng ating statistics. And scientists have also discovered that all our problems sa labas ng bansa, sa loob ng bansa, may galing lahat sa bahay. Nalilipat sa gobyerno ang ating mga ginagawa. Because of the wrong mentality. Ang karapatan po maging masaya. So, tama yung mentality ba? I'll just replace it. Karapatan ng asawa ko na maging masaya at ibibigay ko yun. Kaya sa mga dalagang binata dito, huwag kayong mag-aasawa hanggang hindi na makompleto kayo. It's very wrong to tell the public that this is my better half. My better half. That's wrong. Ano pa rin bago isip niya? Ay, nakapil ba yan? Wala ka na. Pansap ka na. When the author of marriage told us the three steps. The three steps. Ano yun? Love me with all your heart, with all your soul, and everything. Don't we? Then love yourself. Before you love your neighbor. Love yourself before you love your neighbor. Huwag kang mag-asawa na hindi pa kumpleto ang sarili mo. Because pag kumpleto ka na, umaapaw ka na. Meron ka nang ibibigay. Mawala ka niya sa tabi mo, hindi ka mag-aano na. Hindi ka mag-dominate. Hindi mo kumpleto, tinasod ka na. Sense na. Mararamdaman ng asawa mo, uwi, nire-respeto ang mga asawa. Uwi, nagtitiwala sa akin yung asawa ko. Wala kayong pagtatanungan. Bakit? Hindi mo siya sinasakal. Kailan mamumulit ang asawa mo? If you break your record. If you break your record. Sa bawat relationship, may duties and rights ka. Yes. Pero masyado tayong pinuhay sa rights, 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 rights. Pero magkakambal po yun. It's also a relationship. May duties ka, bukod sa rights. Before you can get your rights, are you doing your duties? Ganun po yun. Since hindi tayo ang creator ng marriage, there is already a design. Hindi na tayo entitled sa opinion natin. Hindi pwede mapasok sa marriage telling your husband, may kasama ng maldita eh, matiis ka. Hindi po ang design ng marriage. You have to fit yourself sa design mismo. At hindi mo na pwede sabihin sa asawa mo na, may kasama ka ng lasing boy, matiis ka. Hindi pwede yun, sir. Kung tutusin na, panloko yun. Asawa niyo, sa family code niyo. Fraud. Hindi mo sinabi sa asawa mo na manginginom ka pala. At lalabas, after the marriage, magmumulat ka lang, manginginom ka pala. Isang defect yun. Kapalit sa family code. So, if you fit niyo ang sarili niyo sa marriage design, na hindi tayo ang designer, then you will make the right decisions. You are both born leaders. All of us. Lahat tayo born leaders. Kaya ang sikreto for a successful relationship is minding your own business. You have to know your role as a husband. May job description niya. Pag hindi mo nakita sa tatay mo, yung pagiging good husband, you don't know. Kung paano gagawin pa lang yung husband, pag-asawa ka.
If you have no knowledge about being a good husband, tsaka mo ang basis? Sa emotions mo. Sa observation mo. And mostly, hindi yung ang tamang design na makikita mo sa labas. Mind your own business. What's my role as a husband? What is my role as a wife? Huwag mo titignan yung role ng asawa mo. Hindi mo trabaho. At titignan mo yung job description mo. Ano ba ang pagkatao ng asawa ko? Kasi nung lumayin para mas alam mo paano mo mamahalin yung asawa mo eh. By knowing him or her well. Ay, hindi gusto ng asawa ko ito kaya hindi ko ito gagawin. Nalagay ko lang kaya sa alam niya, expected na niya na alam mo kay mag-aaway sila. During our counseling, do you remember? I told you, kapag tinanggap mo yung mentalidad na normal sa pag-asawa nag-aaway, at talaga pa nag-aaway na kayo, tanggapin mo. Because tinanggap mo, kumayag ka na normal yun. Instead of reacting, uy, di ba mag-aaway ka na, hawin ka, hawin ka, talagin ka muna. Imbes na gano'n yung reaction mo, makikipag-sagutan ka. Alam niyo ba? May panit sa'yo. Naimbento ang bausiko because of the many husbands na nangangamit ng asawa emotionally or psychologically or physically. Bakit nangyayari ang violence against women? Because may asawa para sa iyo. Because may asawa pumayag. Now, let's go to the true design of marriage. Ang priority ng lalaki is respect. Hindi lang. Ang priority ng babae is love. And they spell love through a E-C-T-I-N. That's how they spell love. Again, reading ko, affection. You know how they, you know that's not how they spell love. They spell it R-E-S-P-E-C-T. Yung power na yung dalawa has to have limitations. Kailangan din yan ng limitation. Boundaries. Because otherwise, magkakaroon ng chaos sa pag-asama. Kaya na, law and order. Pag may disorder sa buhay natin, that means we have violated something. Tabi na lang. Tabi na lang kayo mami dito. Law and order. Ito lang ang positive. So I hope, for me, make the design of your priorities. Because this is not about being a good man. If you feel na, you say it or so decide on your own. Huwag na pala tayo. Makapunta kayo sa situation na hindi nyo gusto, na hindi kayo makatulong. Hindi kayo magbubusa. Hindi kayo sabay ng mga kape. Matutulong na yung talit ng talit. Hindi mangyayari yan kung hindi kayo mamaya. Clear? Congratulations.